ang ating mga local government hindi makapalag sa national government sa Pangulo pag midterm election. Bakit? Hawak nila ang pera. Hawak din nila ang police. Kahit mayor ka, pag kinainisan ka ng national government, tatanggalan ka ng police. Hindi ka bibigyan ng budget, kakampi ka ngayon sa kanila. Ang mga tao, lahat na negosyo dito sa buong Pilipinas, lahat na po na negosyo dito sa buong Pilipinas, lahat kasali ang gobyerno. Hindi tayo makapangalakal ng malaya. Kaya apektado ng sobrang kapangyarihang gobyerno ang ekonomiya. Magsisimula ka pa lang, pipermitan ka. Pag inipit ka, hindi ka makasimula. Pag nakasimula ka, bubuwisan ka. Pag inipit ka, kakargahan ka ng BIR. Yung mga taong gusto sumuporta sa mga pagbabago ng mga mayayamang negosyante, natatakot lumabas dahil kayang-kaya ipitin ng gobyerno at kayang isara ang kanilang negosyo. Dapat malaya tayo, pero kalayaan ho ba yan? Ang tao lang po yan na magaling at matapang na makapasok, marami pong mababago dyan. Baka isang Robin Padilla lang pumasok dyan, ma-expose ang mga term extension, hindi na lalusot po yan. Ma-expose ang mga pangsarili na pong interes ay pinapasok. Maraming salamat, kagalang-galang ng Senator and Chairman Robin Padilla and Senator Sir Coco Pimentel. Sir, babasahin ko lang po yung aking hinanda para makadagdag. Sa nakaraang nakalipas na ilang linggo po at buwan, isinapubliko na po namin ang aming plano na tumawag at magpatawag ng isang constitutional convention upang bigyan daan ang higit na inklusibo at demokratikong pagbabalangkas ng isang bagong konstitusyon na higit na tumutugon sa kasalukuyang pangangailangan ng mga Pilipino. Mula noon, nagsagawa na po kami ng mga panaliksik, gayon din ng mga serye ng mga pagpupulong kasama ang ilang mga pinakarespetadong pinuno, pangunahing eksperto, intelektual na mula sa iba't ibang industriya at mga kinatawan ng pambansa, ng pambansang lokal at pamahalang lalawigan sa Pilipinas upang talakayin kung paano at ano ang dapat gawin tungkol sa inisiyatibang ito. Sa aming mga talakayan, napagkasunduan namin ang isang malinaw na layunin ang simula ng panawagan para sa isang inklusibo at nagkakaisang pagsisikap tungo sa isang constitutional convention. Sumang-ayon po ang lahat sa isang constitutional convention na ang tugon ay tutugon sa marami sa problema ng bansa, kabilang na po ang issue ng mga laban sa charter change. Sa aming patuloy na paghahanda, muli kaming nananawagan sa lahat ng mga Pilipinong nangangarap ng mas maayos, mas mapayapa, at produktibong buhay na makiisa sa panawagan para sa constitutional convention upang makabuo ng isang inklusibo, kapani-paniwala at katanggap-tanggap na konstitusyon na tunay na nagpapahayag ng pagsang-ayon ng pinamamahalaan. Dapat nating tawagan ang ating mga pinuno at magsama-sama at makipag-usap sa mga kinatawan mula sa lahat ng lokal na pamahalaan, gayon din sa lahat ng sektor, paksyon, politika at partido, mga grupo ng reliyon, mga grupo ng negosyo, bukod sa iba pa, at isang tabi ang lahat ng politika at personal na pagkakaiba. Pipigilan ng isang constitutional convention ang lahat ng pagtatangka na palawigin ang mga limitasyon sa termino at mga panukala na magbibigay ng higit na kapangyarihan at pera sa gobyerno at mga politiko, sa kapansalaan, sa kapinsalaan ng mga tao. Ito ang tanging paraan na makakatiyak na ang benepisyo ng reforma ay magiging tungo lamang sa pagbuo ng mas malakas na ekonomiya, pambansang seguridad at proteksyon ng demokrasya at individual na kalayaan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng pagkakataong bumuo ng isang bansang magtitiyak para sa ating mga anak at anak ng ating mga anak ng isang malakas at malayang bansa na magbibigay ng pagkakataon para sa lahat, sa bawat isa, sa kanila magtagumpay. Higit pa rito, makakapagtayo tayo ng isang pamahalaan na mabisang nagsisilbi sa katarungan at nagpapakita ng pagmamahal sa mahihirap at mahihina na isang pamahalaan na kayang ipagtanggol ang mamamayan at ang bansa mula sa panlabas at panloob na banta sa buhay, kalayaan, ari-arian at pabansang teritoryo. Bagamat kinikilala natin ang tunay na kapangyarihan na naninirahan sa tao, hindi natin maaaring baliwalain ang mahirap at mahalagang papel na dapat gampanan ng pinuno ng ating bansa upang mabilang ang pagsisikap na ito. Kaya naman, muli tayo nananawagan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. na simulan at ituloy ang panawagan para sa isang constitutional convention. Si Pangulong Marcos din po ang chairman at leader ng kanyang partidong politikal, pangalan ay Partido Federal ng Pilipinas. Ngayon, hinihiling lang po namin na sa kanya na po sanang gawing isang malinaw o linawin ang kanyang posisyon.
Talaga po bang itataguyod niya ang reforma sa konstitusyon at sa federalismo? Ito po ang mga ideya kung saan itinatag ang kanyang sariling partidong pampolitika. Inuulit din po namin ang aming panawagan sa Kongreso, salamat kay Senator Robin Padilla, na ituloy ang CONCON na nauna na po itong inaprobahan noong March 2023 ng Kongreso. Habang ang Kongreso at Senado ay sumang-ayon na ipasa ang RBH 6 and 7 na magbibigay daan sa parehang Kongreso at Senado na gumawa ng mga pagbabago at probinsyong pang-ekonomiya ng konstitusyon na hiwalay na pagboto, ang kompromisong ito po ay kikwestiyonin sa Supreme Court. Kaya ang CONCON ang tanging mapagkakatiwalaang opsyon na natatanggapin po ng Pilipino dahil kasama sila. Sa ilalim ng kasalukuyang mga ulat at pagraranggo sa mundo, ito po ay nasa third slide na pwede niyo po makita sa screen, ang Pilipinas ay isa na sa pinakamasamang destinasyon ng pamumuhunan na niraranggo bilang isa sa pinakakorap na bansa. May isa sa mga pinakamahinang sistema ng hustisya at isa sa mga bansang hindi gaanong malaya sa ekonomiya sa mundo. At dahil sa katiwalaan, ang ating bansa po ay kabilang na sa pinakamahina sa kapangyarihang militar sa mundo na hindi kayang ipagtanggol ng sarili mula sa mga banta ng pananalakay ng dayuhan. Ang ating kasalukuyang konstitusyon ay nawala na po ng kapangyarihan tugunan ng mga pang-aabuso at katiwalian sa gobyerno na naging standard na ng lipunan imbis na exception. Ang mismong konstitusyon na ito ay nagbigay kapangyarihan sa gobyerno na manghimasok sa lahat ng ating likas na karapatan at kalayaan sa ekonomiya. Marahil hindi po sinasadya ng mga sumulat. Ang malikas na karapatan ng tao, ang mismong dahilan na itinatag ang konstitusyon at pamahalaan upang protektahan. Subalit, dahil sa ating konstitusyon, ang gobyernong tinatag mismo ang agresibong umaatake sa loob ng halos 40 taon mula nang mabuo ang 1987 konstitusyon sa mga karapatang ito. Higit pa rito ang kasalukuyang konstitusyon na nagbigay ng kapangyarihan sa gobyerno at sa mga opisyal nito na kunin ang ating mga lupain, negosyo, pera sa pamamagitan ng lobby sa pagbubuwis at pagbabanta sa buhay at kalayaan. Ang pagbabago po ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention ay naging karapatan at tungkulin na ng mga tao dahil sa mga pangyayaring ito. Taus-puso po kaming umaasa na tayo bilang mga kabayan Pilipino kasama ng mga ginagalang nating leaders at pinuno ay magtatagumpay sa panawagan ito upang magkaroon po ng kamalayan at pagsang-ayon ng ating mamamayan. At sa Diyos kami po ay nananalig. Gusto ko lang papakita yung third slide na minention ko kanina dun sa isang slide presentation. To give context to the importance that I realize pinaniniwalaan naman natin lahat dito. It's in the next slide, the case for the Constitution. Ito po ay mga makabagong pagraranggo ng world ranking standards. Yung next slide po, kulay blue. Yung Constitutional Convention. Wala pa, pasok ko po sa ating ginagalang na chairman ng committee, Senator Ron Padilla at kanya staff, na ipirinint po ang PowerPoint rin to. So, panghuli po. Bilang panghuli, amin pong paniniwala na ang labis na kapangyarihan na ibigay po natin sa Pangulo at Kongreso ang isa sa pinakamalaking problema kaya ang ating bansa ay mahirap at mahina. Pagkatapos po maipasa ng Kongreso ang pera o ang batas sa budget, ito ang Pangulo po ay may total control na dito. Kaya ang ating local government ay hindi makapalag. At ang lahat umaasa sa ating Pangulo, ganun din po ang problema natin sa justice. Dahil umaasa lahat sa Pangulo. And this violates directly the purposes and the intents of democracy that we wish to address by proposing to change the Constitution to the Constitutional Convention. By strengthening local government, the justice system, and creating a country that will be able to defend itself against threats, external threats. We are the Constitution. Anuman ang nakasulat sa saligang batas is the expression of the consent of the people. So, pag sinabi mo may problema ang Constitution, you are directly saying, may problema ang tao, problema ang batas na inilagay ng tao. Sinabi po ni Lord Acton, a very popular saying, that power corrupts and absolute power corrupts absolutely.
we are looking at the Constitution that brought us here to this predicament sa pinakita ko po kanina sa mga slides na talaan ng katayuan ng ating bayan. Dahil it is this very Constitution that gave so much power to Congress and the President to intervene in every aspects, in every part of our life, liberty, and property. Pwede nilang kunin ang lupa natin, kahit binili mo na, papabayaran sa'yo taon-taon ng milyar. Pag hindi mo binayaran ang lupa na binili mo, kukunin nila sa'yo ito, pamimigay sa iba. Saan sila kumuha ng kapangyarihan, pag-arian ng lupa, ay wala pong gobyerno may lupa na. Ang lupa ho ay gawa ng Diyos, binigay sa tao, hindi po sa gobyerno. Kaya niya pong pigilin ang hanap buhay at lahat ng hanap buhay dito sa Pilipinas, whether international, foreign, or local. Magsisimula ka pa lang, pipermitan ka. Pag inipit ka, hindi ka makasimula. Pag nakasimula ka, bubuisan ka. Pag inipit ka, kakargahan ka ng BIR. Yung mga taong gusto sumuporta sa mga pagbabago, ng mga mayayamang negosyante, natatakot lumabas dahil kayang-kaya ipitin ng gobyerno at kayang isara ang kalang negosyo. Dapat malaya tayo, pero kalayaan ho ba yan? Corruption po ang dahilan kung bakit mahina ang ating sandatahan. Nasa talaan din po yan. Dahil sa korupsyon na naaapektuhan ng ating depensa. At korupsyon po ay nagmumula sa sobrang kapangyarihan na maibigay sa isang opisina, isang departamento, isang tao. Ang kapangyarihan na sobrang kapangyarihan, we know that political power always redound to economic power. Kaya ang lahat ng negosyo dito sa buong Pilipinas, lahat na po ng negosyo dito sa buong Pilipinas, lahat kasali ang gobyerno. Hindi tayo makapangalakal ng malaya. Kaya apektado ng sobrang kapangyarihang gobyerno ang ekonomiya. Ang ating mga local government hindi makapalag sa national government sa pangulo pag midterm election. Bakit? Hawak nila ang pera. Hawak din nilang polis. Kahit mayor ka, pag kinainisan ka ng national government, tatanggalan ka ng polis. Hindi ka bibigyan ng budget, kakampi ka ngayon sa kanila. Ang mga tao, paano? Makapagnegosyo, makapagtrabaho. Kalahati na sweldo natin, kukunin na nila, wala tayong kapalag-palag. Mahuwi sa korupsyon, sobrang kapangyarihan po. Constitution po ang nagbigay kapangyarihan sa gobyerno para panghimasukan ng mga karapatan at kapangyarihan niya na sana po ay nasa tao. Yan po ang aking puntos una doon sa ekonomiya na nire-relate ko sa Constitution. Pangalawa po, sa pagkakapanalo ng mga pamilya at patakbo ng politiko sa kun-kun. Alam po nating lahat na hindi lagi nangyayari yan. Sa tuwing eleksyon, meron at merong dynasty na natatalo. Nakita po natin yan sa Dait. Giba ang political dynasty. Nakita ko po yan sa lugar ko sa Mindoro. Giba ang buong political dynasty at nakikita po natin yan tuwing eleksyon. Hindi ho lahat ng dynasty na patakbo ng mga corrupt na politiko nananalo pag merong kandidatong magaling, matapang at nagpapaluwanag sa tao. Meron at meron papasok. At sa akin pong palagay, hindi ho kailangan paramihan ang mga crusader na pumasok sa kumbensyon para manalo ang mga magagandang idea at damdamin sa kumbensyon. Isang tao lang po yan na magaling at matapang na makapasok, marami pong mababago dyan. Baka isang Robin Padilla lang pumasok dyan, ma-expose ang mga term extension, hindi nalalusot po yan. Ma-expose ang mga pangsarili na pong interes na ipinapasok po dyan. Yan po ang dalawang puntos na gusto ko ibasok kung bakit hindi sa aming palagay yung ating pong mga alinlangan sa Constitutional Convention ay hindi enough para sabihin natin hindi pa tayo handa. Lalong-lalo na po kung babalikan po natin mga talaan na ipinost ko kanina. Pinaka-corrupt na po, isa sa pinaka-corrupt na po tayong bansa, isa sa worst economically free, worst sa ease of doing business. Why? Kaya nga pakiraman ng gobyerno lahat ng hanap buhay dito eh. One of the weakest military in the world. Kaya po, sa aming palagay, napapanahon na po, lalo na kumaintindihan ng ating mga kababayan, ang pagpapalit ng saling batas through a constitutional convention so that they can be represented directly. Maraming salamat po.